Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Hallelujah, praise God. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Samahan niyo po kami muli sa ating pong programang Tinapay Mula sa Langit. Ang pang-araw-araw po nating devosyon sa salitaan ng Panginoon. For this morning, ang pag-uusapan po nating topic is the necessity of the guilt offering. Ito po yung matatagpuan in Leviticus 5:17-19. Akin pong babasahin ay ang NLT version. Verse 17, suppose you sin by violating one of the Lord's commands, even if you are unaware of what you have done, you are guilty and will be punished for your sin. 18, for a guilt offering, you must bring to the priest your own ram with no defects, or may buy one of equal value. Through this process, the priest will purify you from your unintentional sin, making you right with the Lord, and you will be forgiven. And 19, this is a guilt offering, for you have been guilty of an offense against the Lord. Samahan niyo po ako sa panalangin, dakilang Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng karunungan for us to understand your will sa umaga pong ito. Alalangin, Panginoon, that you want us to have a cleansed heart, Panginoon, a purified heart that is focused to give glory to you, Lord. Kaya ikaw ang siyang mag-hari sa bawat isa, at bigyan mo ng mapagpalang araw, Panginoon, ang sino mo naikinig sa iyo pong salita sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. In Old Testament, whenever someone commits sin against God, there is a requirement, and that is guilt offering. Katulad po ng binanggit natin, they have to bring a ram that has no defects or anything that is equal to its value. The thing that we may always do is the things that we are unaware. Totoo po yun. Minsan, yung mga bagay na unaware po tayo, dun po talaga tayo nagkaasala. Pero sa pagbabahagi po at halimbawa, sa Leviticus chapter 5 po mismo, 4 beses po silang nagkaroon ng pagkalimot. And because of that, they sin against God. Unintentional is still a sin for God. He has His commandment that gives discipline to His people. Sometimes we are unaware because we focus too much on things that doesn't give glory to God. We should keep in mind that anything that is not based on the Lord's will is a sin. Even it brings pleasure or happiness. Madalas po sa tao na kapag siya po ay nasisihan sa kanya pong ginagawa, later on, doon niya na lang nalalaman na mali pala ito. Kaya talagang marapat po tayo mag-ingat. We should focus on what gives joy to us, and that is the Lord. In our life, we have to be alert every time because enemy is doing things for us to take his bait. In 1 Peter 5:8, the word of God said that, "Stay alert, watch out your great enemy, the devil. He prowls like a roaring lion looking for someone to devour. We should not abuse God's kindness and forgiveness for us like what is mentioned in Romans 2:4. Sabi po sa Roma 2:4, sa Tagalog, "O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan?" Praise God. Sinasabi po sa atin ng Panginoon on how merciful He is sa mga lingkod niyang mahal, sa mga kumikilala sa Kanya at nagmamahal. Kaya totoo po ito na minsan po talaga, katulad po ng famous Filipino saying, nasa huli ang pagsisisi. But thanks be to God, for He leads us to realize what is inappropriate and unpleasant in His sight. Actually, the best offering to the Lord is not any kind of undefect ram or animal. It's us who must be willing to live in accordance to what we are supposed to do, to bring praise and glory to the Lord. Kaya salamat po sa salita ng Panginoon, nawa ay patuloy natin makita ang tamang pamamaraan mula sa leading po ng Holy Spirit upang makapagbigay po tayo ng higit na pupuri sa Panginoon. Kaya sa Diyos po ang papuri. Hallelujah, samahan niyo po ako sa pangbukas na panalangin. Dahil ang Diyos, salamat po sa iyong salita. Tunay nga, Lord God, that you are giving us the wisdom for us to be aware of the things that we should do, Panginoon, upang makita namin yung pamamaraan na nakapagbibigay sa iyo ng papuri, Panginoon. Kaya ikaw ang maghari sa aming buhay, ikaw ang patuloy na manguna sa amin pong dinaraanan upang sa lahat ng bagay ay makita namin ang iyo pong pagbabahagi ng biyaya. Kaya Panginoon, sa iyo ang pagpapala, sa iyo ang pagpupuri, Panginoon, ng bawat isa. This is our prayer, all glory and praise be unto you. In Jesus' name we pray, Amen. Praise God. Muli po mga kapatid, samahan niyo kami sa susunod pong pagbabahagi sa atin pong programa ng Tinapay Mula sa Langit. Pagpalang umaga po sa bawat isa at kitakits po muli sa atin pong pagbabahagi ng salita ng Panginoon.